Yeah, has. Nakabuhol. Ayan, bumuhol sa tank. Bito mo na. Bito mo eh. Yan sa pangkay ng ano. Ayan. I-play mo na. Naka-play mo, kuya. Ulit. Hello, good morning mga kalingap. Subscribe po natin si Joseph Tenorio. Ayan, tulungan po natin. Salamat. Thank you po, Ted, na. Makakasado, ano, nakakagulat po na pangyayari ngayong gabi yung nangyari sa akin. Ako po ay biglang na patalon sa duyan, pero para akong nalambat, hindi ako nakaalis kaagad, sumabit po yung botones ng aking short, kaya hindi po ako nakaalis sa lambat ng duyan. At muntik-munti ka na pong sa akin bumagsak ang isang ahas. Ahas gising, hindi ahas tulog kasi gising siya. At lumindig yung mga ulo. No? Lumindig yung ulo. At ako nga ay napaigtad, hindi ako makaalis sa duyan, napasabit yung aking short sa duyan na ito. Yan, sa duyan ito napasabit yung short ko. Dahil yung duyan ay umuugoy-ugoy, kaya hindi sa akin nagdiretso ng bagsak. Diyan o, diyan ay may kausap sa phone, ako ay nakaduyan. Siguro hindi siya nakatulay diyan kasi ako ay umuugoy yung duyan kung ganyan. Diyan siya nanulay sa taling iyan, kaya siya ay bumagsak diyan sa bangko na yan. Diyan siya bumagsak at dumindig yung ulo niya diyan habang ako ay nandito, at kaya naman ako ay napatalon dito sa duyan. Ngunit sumabit nga ako at parang nga akong nalambat dahil sa sumabit yung botones ng aking short doon sa bulsa. Ayan. Kaya nagulat ako doon sa ahas talaga. Ito yung aking ginawa sa ahas nung ako ay makaalis na, ano, at hindi na nga po nabidyohan yung mga pangyayari kasi nagkabiglaan, at ito na lang yung kuha sa ahas na live ngayong gabi dito sa aking tahanan. Pati ako, pinapasok na ng ahas, pero hinihintay ko yung puting ban, hindi yung mga ahas. Ang dumating lang ay yung sakay, yung ahas. Wala yung puting ban. Inihagis lang ang ahas dito ng sakay ng puting ban. Ayan, panoorin nyo po ang pangyayari dito ngayong gabi sa bahay ko. Ang ahas na inihagis ng puting ban. Ayan po, panoorin po natin. Hey, may ahas. Nakabuhol. Ayan, bumuhol sa tank. Bito mo na. Bito mo eh. Yan sa pangkay ng ano. Ayan. Dito mo nang pupukin. Wala ko'y pusa lang eh. Yun, nalaglag sa ilalim. Pukpuk. Hmm. Paano ka tinaabla? Ang gulat ko, doon o. Galing ko sa bumbong. Akala ko ito mula ng pusa eh. Ano ahas to? Oh my God. May ahas. Galing doon sa sulok na yon, doon sa kapitbahay siguro. Oo. Ako nakakatakot ako. Makapagkulambo. Eh kaya nga, makulambo kaya. Ang gulat ko. Ang gulat. Ay, gulat. Ang gulat. May ahas. Ano ang asan pa? As tulog. Buti hindi mo din siya. Eh, as tulog yan. Hindi naman yun, ano. Hindi naman yun yung mapanganib na ahas. Buti na natin dahil kabilang sa kulay itim eh. Ayan mga kalingap, ano, pahingi po ako ng opinion nyo. Ano pong ibig sabihin na ang ahas ay dito bumagsak sa aking loob ng tahanan o nakapasok nga, at dito ko naman din pinatay sa loob ng aking tahanan. Ano po bang ibig sabihin? Pahingi po ng mga opinion ninyo kung ano po ang ibig sabihin nito.
sa aking buhay o magiging kapalaran ko. Ayan, kumalapit lang ako kay Lola. Sinong manghuhulay ng hula sa akin? Si Lola. Ay, nalilimutan na ni Kasado. Matanda na si Kasado eh. Si Lola Patricia. Ayun, si Lola Patricia pala yun. Oo, yung manghuhula. Si Lola Patricia, may kaibigan as, may kaibigan duwende. Yun po yung totoo kay Lola Patricia. So, hindi pa po nakakaalam. Pero yun po, ang lagi niyang kinukwento kapag ako ay dumarating. Kaya, maraming maraming salamat po. Magbigay po kayo ng opinion kung ano ang opinion nyo o pamahiin nyo kapag pumasok ang ahas sa loob ng bahay at dito rin napatay. Maraming salamat po and shout out po sa akin pong kausap habang bumagsak yung ahas. Shout out po kay Ate Lucena. Yan, maraming salamat po and God bless po. Ingat po lagi kayo dyan sa naman po kayo naroon. Lagi po kayo mag-ingat. Lahat po ng mga OFW, mag-ingat po kayo lagi dyan. Mahal na mahal ko po kayo dahil ramdam ko po at naranasan ko ang maging isang OFW kung gaano kahirap sa ibang bansa ang manatiling nag-iisa ka at wala kang karamay, kundi ang sarili mo. Maraming salamat po. God bless po and bye-bye. See you next vlog po tomorrow.